Let me read to you the book of Jeremiah, chapter 31, verses 31 to 34. The Lord says, "The time is coming when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the old covenant that I made with their ancestors when I took them by the hand and led them out of Egypt. Although I was like a husband to them, they did not keep that covenant. The new covenant that I will make with the people of Israel will be this. I will put my law within them and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. None of them will have to teach a neighbor to know the Lord, because all will know me, from the least to the greatest. I will forgive their sins, and I will no longer remember their wrongs. I, the Lord, have spoken." In our gospel reading, let me read to you the Gospel of Jesus Christ according to John, chapter 12. Verses 20 to 33. Some Greeks were among those who had gone to Jerusalem to worship during the festival. They went to Philip, he was from Bethsaida in Galilee, and said, "Sir, we want to see Jesus." Philip went and told Andrew, and the two of them went and told Jesus. Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to receive great glory. I am telling you the truth, a grain of wheat remains no more than a single grain unless it is dropped into the ground and dies. If it dies, then it produces many grains. Those who love their own life will lose it, and those who hate their life in this world will keep it for life eternal. Whoever wants to serve me must follow me, so that I, my servant, will be with me where I am, and my Father will honor any more who serves me. Now my heart is troubled, and what shall I say? Shall I say, 'Father, do not let this hour come upon me,' but that is why I came, so that I might go through this hour of suffering. Father, bring glory to your name." Then a voice spoke from heaven, "I have brought glory to it, and I will do so again." The crowd standing there heard the voice, and some of them said it was thunder, while others said an angel spoke to him. But Jesus said to them, "It was not for my sake that this voice spoke, but for yours. Now is the time for this world to be judged. Now the ruler of this world will be overthrown. When I am lifted up from the earth, I will draw everyone to me." In saying, he indicated the kind of death he was going to suffer. Brothers and sisters, the word of the Lord. Magandang araw po sa ating lahat. Muli, kami po ay nagaanyaya sa inyong lahat na kung kayo po ay bago sa aming programang ito online at lalong-lalo na dun sa inyong mga YouTube, paki-subscribe lang po yung ating simbahan. Patuloy na i-like ito, sundan, at ganun din po kung kailangan pong kung ito ay humihingi ng pagpindot sa mga notification bell para ma-update po namin kayo, please do so. Patuloy po tayong manalangin at ipagkaloob ang ating sarili sa isang buhay na mapanalangin, lalong-lalo na sa mga panahong ito.
Noong mga nakaraang linggo, kung matatandaan niyo pa po, pinag-aralan natin at nadinig po nating lahat ang tungkol sa Ten Commandments. Diba, ipinahiwatig din po natin ito sa ating lahat noong mga nagdaang linggo. At I even gave some example to differentiate the word moral, immoral, and amoral. We also talk about how Jesus drove out the people in the temple who used the house of the Lord a marketplace. And then last Sunday po, we have learned about finding our hope above and live our lives here below. Today, let us all continue to study the greater wisdom that we can learn from the scriptures that we have read a while ago. Patuloy po nating pagyayamanin ang ating pagbasa at unawaan patungkol sa mga binabasa natin sa ating mga Biblia, lalong-lalo na para iangkop ito sa tema na sinusundan natin ngayong Kwaresma. Rending our hearts and claiming the promise. Ano po kaya ang pwedeng koneksyon ng text sa Jeremiah tungkol sa bagong tipan na ilalagay ng Diyos sa ating mga puso at yung sinasabi ni Juan tungkol sa paghahanap ng mga Grego kay Jesus at sa sinabi ni Jesus na nalalapit na ang kanyang kamatayan? Bakit kaya sinabi ni Jesus na manalig tayo sa liwanag habang ito ay kasama pa natin upang ang mga tao ay maging tao ng liwanag? So ang bagong tipan po ba ay isang bagay na nagbibigay ng liwanag sa ating mga puso na kailangan buksan? Is rending o yung po bang pagpunit sa ating mga puso ay pagkakaloob din ng pagkakataong yung bagong tipan ay pumasok sa ating mga sistema? Let us try to study our text. Let us try to learn our scriptures based on the theme, the covenant written in our hearts. Kung matatandaan nyo, yung Ten Commandments was written in the stone tablets. Now, this time, the covenant will be written in our hearts. Kung babalikan po natin ang Ten Commandments, ito ay nagsasabi ng mga bagay tungkol sa hangarin ng Diyos na makipag-ugnayan muli sa tao sa pamamagitan ng mga Israelita. At sila ay mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos bilang mga tao at isang bayang ang kinikilalang Diyos ay ang Diyos na sumasa kanila. So kung ito po ang pakay ng Ten Commandments, katulad po ng binanggit ko nung nakaraan, ito ay mga salitang hindi nagsasabi ng thou shall nots. Bagkus ito po ay nagsasabi ng relationship ng Diyos sa kanyang bayan. Kung pagbabasihan po natin ang ganitong klase ng argument, maaring ito din ang tinutukoy ni Jeremiah sa kanyang sinasabi. So ano po ang sabi sa text natin? The time is coming when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the old covenant that I made with their ancestors when I took them by the hand and led them out of Egypt. Although I was a husband to them, they did not keep the covenant. The new covenant that I will make with the people of Israel will be this. Sabi niya, I will put my law within them and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. Tandaan niyo po yung mga katagang ito, no? Isusulat ko ang aking
utos sa kanila mga puso, sabi niya. At pagkatapos, sinundan niya ito ng mga salitang, I will be their God and they will be my people. Ang sunod po na pwede nating itanong para dito ay, kung isusulat ng Diyos ang kanyang utos sa ating mga puso, ano kaya ang mangyayari sa atin? Paano kaya yung gusto natin? Kung ang kalooban ng Diyos ang mapapa sa atin, paano naman po yung kalooban natin? If God will put His law within us and write it in our hearts, ibig sabihin wala na tayong tinatawag na freedom, self-will. Paano yung mga sinasabi ng mga life coach natin? Di ba? Ang mga life coach natin, ang pinagyayaman is yung you, no? Yung ikaw. Ang pinagyayaman niya yung me time na tinatawag natin, yung pagpapalakas ng ating self. If God will put His law in our hearts, then there will be no self in us already. There will be no me in us. When the people will serve God as their God and God will make them His people, pwede pong mawala ang sinasabi ng ating mga life coach at ng ating mga business coach when it comes to business na ikaw yung dapat na maging boss ng sarili mong kumpanya o ng sarili mong negosyo. Ang boss ay ikaw. Ano? You're the boss of your own business. Sabi ni President Noynoy nung siya ang presidente, kayo ang aking boss. So, anong problema sa ganitong klase ng sistema? Yung ikaw ang boss sa sarili mo. Ang problema sa ganitong uri ng sistema, mga kapatid, madali tayong napapagod. Madali tayong nabe-burnout. Madali tayong sumusuko kapag ka tayo ang boss sa ating mga sarili. Kasi ikaw lang yung nagtatrabaho, ikaw lang yung napapagod, ikaw lang yung bumubunong mag-isa sa lahat ng mga hangarin mo sa buhay. Kaya kadalasan sa ganitong sistema, nabe-burnout po tayo. Nagkakaroon po tayo ng pity sa ating mga sarili na kailangan pa ng appreciations para ma-lift yung ating pagkatao. Kapag ka may boss naman tayo, no, pagka sinabi nating meron tayong boss, karamihan sa may mga amo, karamihan sa may mga boss na tinatawag, gusto nating pumalag parate. Gusto natin ng kalayaan. Kapag ka merong nangunguna sa atin o meron yung taong namumuno sa atin, ang tendency natin ay kumawala. Ang tendency natin ay pumalag. Kapag ka may humahawak sa atin na tao o nilalang na mas may kapangyarihan sa atin, what we do is to seek freedom. Thus, we value freedom above all other gifts of a civilized community, sabi nga nila. Kaya masyado nating inaabuso yung tinatawag nating demokrasya. Because democracy will always be a government of the people, for the people, and by the people. All the things that we do regarding freedom ay na-elevate pa sa isang estado na pati ang gospel, pati ang faith, pati ang Diyos na ay nagiging second priority na lang. Gumagawa tayo ng mga dahilan. Huwag lang tayong maipit. And we consider it morally right. Madami tayong ginagamit na dahilan para lang huwag tayong maipit tungkol sa mga salita ng Diyos at sa pananampalataya na kung saan tayo tinawag bilang isang simbahan at bilang mga nilalang ng Diyos. Meaning, the law written
in our hearts most probably will not sound good to many. No, kapag ka ang Diyos ay nagsulat ng kanyang mga utos sa ating mga puso, sa karamihan, this is a no-no. This is not a good news. Para sa mas marami, ito ay pananakal. So ano po ang pwede nating gawin dito? Paano po natin itatrato ang text sa Jeremiah chapter 31 in line with the teachings of Jesus Christ? What is the law that Jeremiah tells us that God is wanting to write on our hearts? Siya ba ay tumutukoy sa Ten Commandments na pinag-aralan natin noong mga nakaraang linggo? Yung Ten Commandments po ba ang gustong isulat ng Diyos sa ating mga puso? Well, to tell you honestly, yes. But in a way na pwede nating intindihin na ito ay patungkol sa batas ng pag-ibig. We need to consider not the law as we know it, but we need to consider the root of the law. Saan po ba nag-uugat yung utos ng Diyos? Ano po bang dahilan ng Diyos bakit niya ibinigay ang Ten Commandments? Sabi sa Exodus chapter 6 verse 7, I will take you to be my people and I will be your God. And you shall know that I am the Lord your God who has brought you out from Egypt. At sa Exodus chapter 19 verse 5, mababasa natin, now if you will obey me and keep my commandment, you will be my own people. The whole earth is mine, but you will be my chosen people, people dedicated to me alone, and you will serve me as priests. The meaning of the law, therefore, my dear friends, that God is trying to emphasize sa buhay ng mga Israelita noon, ay hindi ang Ten Commandments na nakasulat sa tablet of stones na ginawa ni Moses, kundi yung kautusan na nagsasabi ng hangarin ng Diyos na makipagrelasyon o makipagniig sa kanyang nilikha. And Jeremiah reminds us in our text this morning about the root of the law. I will be your God, and you will be my people. That is the root of the law. Binigay ng Diyos ang sampung utos dahil nais ng Diyos ang relationship sa iyo at sa akin. Hindi para sakalin, kung hindi para magkaroon tayo ng ugnayan. Kaya noong sabihin ng Diyos na ilalagay niya ang kanyang utos sa ating mga puso, we have to understand that God is not referring to the Ten Commandments as we know it. Instead, we have to understand that God is referring to a relationship. Therefore, it is a law of love, of loving and of acting in loving ways towards all. Kapag ka ito ang inuunawa at naiintindihan nating ibig sabihin nito, we can extend ourselves to our neighbors, the people who are strangers, and most especially our families. Ibig pong sabihin, kapag ang utos ng Diyos ay naisulat sa ating mga puso, hindi po nawawala ang halaga ng self. Kapag ang pagbabasihan natin ng argument ay ang ugat ng kautusan, ang utos ng Diyos na isinusulat o isusulat niya sa ating mga puso ay magiging ugnayan ng self natin at ng presence ng Diyos sa atin. It will become a harmonious activity of the self and the presence of God in our lives. Hence,
God will serve not as our boss, kasi kapag ganun ang ugnayan natin, ang tendency natin ay kumawala. Pero kung ang unawa natin ay katulad ng sinasabi natin tungkol sa ugat ng kautusan na pakikipagmiig o pakikipagrelasyon ng Diyos sa tao, we therefore can act, we can talk, we can think in a way that God is honored. The things that we do, the things that we speak, the things that we think is a product of God's being in ourself. According to Woody Bartlett, a commentator in Feasting the Word, sinulat niya, having the law firmly engraved in one's heart is an adventure in freedom. So imagine nyo yun, kung ang Diyos ang naririyan sa puso natin, it is an adventure of freedom. It is the freedom to act spontaneously, knowing that one's action will reflect what fills one's heart. It is the freedom to be who one truly is, knowing that one's true character is the most pleasing to God and therefore reflects the best of what the law requires. Feasting on the Word, Year B, Volume 2, page 125 of the book of Woody Bartlett. So in connection with our gospel today, my dear friends, mababasa natin na si Kristo ay kumikilos ng malaya at nagpapasya ng malaya ayon sa nilalaman ng kanyang puso. If God the Father is in the heart of Jesus Christ, ibig sabihin noong sinabi ni Jesus na nababagabag ang kanyang puso, hindi dahil sa presensya ng Diyos sa puso niya, kung hindi siya ay nababagabag sa kanyang sariling pagkatao. But when he surrenders his being to the will of the Father in his life, he believes that he will undertake the thing he will undertake in the Calvary will bring glory to the name of the Father who lives in his heart. Nung nag-full surrender si Jesus sa Diyos at sa kalooban ng Diyos sa buhay niya, naniniwala siya na lahat ng kanyang pagdadaanan sa krus ng Kalbaryo sa darating na Semana Santa ay isang bagay na magbibigay ng kalwalatian sa Diyos na sumasa puso niya. This is the irony of the gospel. When we surrender to the will of God, we become more truly ourselves. It is the puzzle that Jesus proclaimed to us that somehow to find ourselves, we must lose first ourselves. Yan yung puzzle na sinasabi. If you want to find yourself, you need to lose it first. To be one who leads, sabi niya, must learn how to serve first. Ito ay hindi obligasyon na kailangan gawin, bagkus ito po ay nagsasabi ng totoong hangarin ng sinumang nakaka-encounter ng pag-ibig na nagbibigay ng motivation sa atin para kumilos at mag-decide ng mga bagay na umaayon sa kalooban ng sinumang sumasapuso natin. Parang yung kwento lang ng erotic love yan nung tayo yung mga kabataan pa sa ating agape fellowship na sinasabi nung time na tayo ay mga young people pa. No? Kapag ka ang puso mo ay pinupuno ng babae o ng babae na iniirog mo, ibig sabihin, ang lahat ng utos at salita na sinasabi niya sa iyo ay hindi isang bagay na umaalipin sa iyo. Tama?
It is erotic love. Ito ay pagtugon sa pagmamahal na nag-uugnay sa inyong dalawa. Kapag ka ang puso mo ay pinupuno ng babae o ng lalaking iniirog mo, ano man ang sabihin niya, hindi ito sumasakal sa'yo. Hindi ito nag-uuto sa'yo o umaalipin sa'yo, bagkos ito ay resulta ng inyong pagmamahalan. Ganon din po ang sinasabi ni Jesus sa ating teksto ngayong umaga. Those who love their own life will lose it. Those who hate their own life in this world will keep it for eternal life. Whoever wants to serve me must follow me, so that my servant will be with me where I am, and my Father will honor anyone who serves me. Ibig sabihin, ang ugat ng ganitong uri ng pagsunod at paglilingkod ay nag-uugat sa pag-ibig at pagkilala natin sa Diyos. Katulad ng sinabi ni Jeremias, hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula bata hanggang sa pinakamatanda. Meaning, the first task is about knowing God, is about relationship with God. Sa pamamagitan ng presensya ng Diyos sa ating mga puso at ang mga nilalaman nito ay ang kanyang kalooban o ang kanyang mga utos, ang relasyon natin sa Diyos ay magiging katulad ng relasyon ni Jesus sa kanyang Ama. Kaya nga sabi ni Jesus sa bandang huli ng kanyang statement, kilalanin niyo ang liwanag habang siya ay nasa sa inyo pa. Darating ang panahon ng kadiliman at ang mga naglalakad sa dilim ay mga taong hindi alam kung saan sila pupunta. Kung kaya't kilalanin niyo ang liwanag upang kayo'y maging tao ng liwanag. At sapagkat tayo ay mga taong naniniwala sa Diyos at siya ay suma sa atin na dahil kay Jesus, hindi na po natin kailangang kilalaning muli ang Diyos. Ano po ang sabi ni Jeremias? None of them will have to teach a neighbor to know the Lord because all will know me from the least to the greatest. The very first task of knowing the Lord is already in us. Noong binuksan natin ang ating mga puso sa Diyos at sa mga kalooban niya na nilalaman ito, ang kailangan po nating gawin ngayon ay ibahagi ito. We have to share that knowledge in every chance we have. Why? Kasi paparating po ang kadiliman at nasa sa atin na po ang liwanag. Para maging tao ng liwanag ang mundo, katulad ng ginawa ni Jesus, we have to bring glory to the name of the Father in all things that we do and say as witnesses of the light to all the people who belongs to the fallen humanity. The days are surely coming, my dear friends, and we can count on it. We must believe in it. At pwede na po tayong mag-umpisa sa pamamagitan ng pamumuhay ng katulad sa buhay na isinapamuhay ni Jesus. Dahil nga ang Diyos ay suma sa atin na at ang kanyang mga utos ay nakasulat na sa ating mga puso, we have to do our part. Ang huling tanong, sasablay ho kaya tayo kahit na naririyan na sa ating mga puso ang kalooban ng Diyos? Habang suma sa ating mga puso ang presensya ng Diyos, sasablay pa kaya tayo? Oo naman po. We will get it wrong from time to time. We will lose our grip on it when things get difficult. We will need to stand up
when we are being bent by our problems every day, but we need to keep on living. Katulad nung teksto natin nung linggo, naririyan sa paligid nila yung ahas na pumapatay sa kanila, but they need to keep on living. The only remedy that these people need to do is to look up and live. This is why we need a season of Lent. It is to reorient ourselves towards this law, towards this way of living in our community. Katulad ng pinag-aralan po natin ng mga nagdaang mga linggo, ang mundo ay patuloy na babalutin po ng kasamaan. Kahit anong panalangin pa ang gawin natin, ganun pa rin ang kalagayan natin. Hindi pa rin umaalis ang kasalanan na pumapatay sa atin. Pero katulad nga po ng naganap sa mga Israelita nung panahon ni Moses, God gave them a remedy, a ready solution for their salvation. Hindi niya pinaalis yung mga ahas, bagkus ang sinabi niya, tumingala kayo sa kanya at mabuhay. Ito rin ang tinutumbok ng mensahe na gusto nating iparating ngayong umaga sa ating lahat. Sa kabila ng mundo ay punong-puno na ng kasalanan at lahat ng uri ng kasalanan, we are called to live by the laws of God written in our hearts and act it all out in the name of love. Kung hindi pa tayo nag-uumpisa sa ganitong gawain, may we all invite you to come and confess and invite the Spirit to get back to work writing all of it in our hearts so that going forward, we can live and act more like the kingdom we proclaim. Friends, the story of our scriptures today, from Jeremiah to the Gospel of Jesus Christ according to John, does not invite all of us to relax and wait for the day that is coming. The text or the scriptures that we have learned today is a call for us to act. It is a call to action. It is a call to move, a call to call out injustice, a call to tear down divisions, a call for us to lift up the oppressed, to bring back the glory of God in ourselves and to all the people around us. We don't sit back and say, God is in control, for He is the boss of our lives. Hindi lang dapat doon natatapos ang ating pananampalataya. What we have to do is not to take care of ourselves or our souls only. May utos na nakasulat po sa inyong mga puso at sa aking puso na ipinagkaloob ng Diyos sa ating lahat na sumasampalataya sa Kanya. At uulitin ko po ito na sinasabi, ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay dapat naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. The law that is written in our hearts, my dear friends, is a call for everyone to continue on living and serving God amidst all the tendencies and problems that we are all facing in this world right now. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Amen. Let us pray. Dakilang Diyos na nagkaloob sa amin ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ibabaw. Ikaw na Diyos na nagpahiram nito sa lahat ng mga tao na nabubuhay ngayon sa mundong ibabaw. At ikaw na Diyos na nagtulak sa lahat ng mga nilalang upang patuloy na itaas at lalulhatiin ka sa buhay ng bawat isa kanila sa pamamagitan ng ating ugnayan, ikaw na Diyos bilang Ama at kami bilang inyong mga anak. Naririto po kami sa pagkakataong ito at sa mga lugar kung saan kami inyong dinulutan ng pagkakataong manambahan upang manalangin, Panginoong Diyos, at upang humiling ng inyong dakilang basbas sa buhay ng bawat isa sa amin. More so is for your help, Father, for us to consider all the things that you have written in all of our hearts, especially in following your will, your commandments, and covenant that you have entrusted in all of us, not only to your Son, not only to your people, but also to this generation. Ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, ay tulungan mo kaming maging channel ng inyong pagpapala sa bawat isa na magiging kasama namin sa aming paglalakbay sa panahong ito. Hindi lang po sa mga minamahal namin sa buhay ngayon, kung hindi ganun din sa future ng aming pamilya, ng aming simbahan, ng aming community, at lahat ng mga taong patuloy na babangon para itatag ang inyong paghahari sa mundong aming ginagalawan, sa kabila ng ito ay patuloy na bumubulusok sa kanyang kasalanan. Panginoong Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, basbasan mo nga po ang bawat isa sa amin ngayong umaga. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na patuloy mo kaming dulutan ng inyong habag at ng inyong presensya sa lahat ng aming mga hakbang at sa lahat ng aming mga nilalakbay. Ipagkaloob mo sa amin ang katatagang kumilos ayon sa dakila mong pag-ibig sa amin, ang magsalita na ang namumutawi sa aming mga bibig ay ang inyong pagmamahal, at ang patuloy na magkaloob ng aming mga sarili't isipan sa mundong aming ginagalawan upang patuloy po, Panginoong Diyos, ang siglo o ang ikot ng mundong nag-uugat sa inyong pag-ibig. Hindi sa aming mga kasalanan, kung hindi sa patuloy mong pag-extend ng inyong biyaya at grasya sa buhay ng bawat isa amin. Lord, we come, therefore, in this time of prayer, not only for ourselves, but for the future of this generation, and most especially, Father, the Church, your kingdom, kung paano po dyan sa langit, nawa maganap din dito sa lupa. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang patuloy naming samo at panalangin. Amen. For our blessing, my dear friends, God sends us forth as people of the covenant. Jesus Christ calls us to share hope with all we meet, and the Spirit of God calls us hospitality that is engraved upon our souls as we go forth to all places of our works and acquaintances,
Let us welcome everyone we meet with grace, love, and hope to everyone, now and always. Amen.